Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po yung update dun sa nauna kong in-upload na video na kung paano gumawa ng asulapan. Dito po sa video, ipapakita ko kung gaano kabilis dumami itong asula na itinilim ko dito sa ginawa natin, ginawa ko na asulapan. Kung ilan days siya bago dumami ng ganito kabilis, kung gaano siya kabilis dumami. Kaya nga po pala, dun po pala sa mga hindi pa nakakasubscribe sa aking channel, please paki-subscribe naman po at paki- pindot nyo rin po yung bell button na nandyan po sa baba para updated po kayo sa mga susunod ko pa na i-upload na video. Dun po sa mga nag-subscribe, nag-share, nag-like dun sa mga sa nauna ko in-upload na video, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay napakalaking tulong para sa akin. Maraming salamat po. Ngayon po ay pang-anim na araw nitong asula. Simula nung ipunla ko ito, itanim, ilagay dito sa ginawa kong asulapan. Halos ano na siya, halos 90%. Mabilis siyang dumami. Sobrang bilis. Nakakatuwa siyang makita na ano, what the fuck? Na napakabilis dumami. Halos mapupuno na oh, wala pang isang linggo. Siguro mga 2 weeks nito, halos ano na ito, siksika na silang masyado. Kaya maganda po yung ano, asula na malawak yung ano nila, malawak yung lagayan kasi napakabilis talagang dumami. Lalong-lalo na po pag hindi sila naiinitang masyado. Ngayon tag-ulan, mabilis silang dumami. Napapansin ko lang pag tag-ulan, sobrang bilis nilang dumami. Oh my god! Wow! Pang day 7 po ngayong araw nitong asula. Update ko lang po, isang linggo na siya simula nung itanim. Bilis talaga dumami pag tag-ula. Day 9 po ngayon itong ano, asula. Sa update ko lang yung mga siksika na silang masyado. Day 9. One minute, 37 seconds later. Gagawan ko po ito ng ano ngayon, ng lalagyan ko ng net paikot dito sa ginawa ko na asulapan. Dahil ano, ginagawang swimming pool ng palaka. Pag bumuha po pala kayo ng ganito, kailangan meron siyang nakapaikot na net sa paligid yung para hindi makapasok yung mga ano, palaka. Kaya kahit anong pwedeng makapinsala dito sa ano ginawa natin na asulapan, dapat meron siyang nakapaikot na net. Ang ilalagay ko lang na net, nagtitipid kasi ako ay walang budget. Yung sira-sirang kulambo ang ilalagay ko na net. Pero kung may budget kayo, pwede kayong bumili ng ano, ng net talaga na panlagay dito. Yung ginagamit sa free-range net sa mga manok, pwede 'yon, pero may kampano lang, may wala tayong budget kaya ang gagamitin ko ngayon ay yung mga sira-sirang ano, yung pinaglumaan na, yung siraan na kulambo. Tapos itong iba, ito nahingin lang natin doon sa mga kapitbahay namin dito na may mga nakataling sira na kulambo. Pwede na itong gamitin sa mga nagtitipid. Pero kung may malaki-laki naman kayong budget, pwede kayong ano, bumili ng net talaga na panlagay dito. Pero sa mga nagtitipid, pwede na itong mga ganito. Tip ko lang sa mga nagtitipid, pansamantala, pwede rin pansamantagal itong net na ito.
start na po tayong magawa. Let's go. Mamumuha po ulit tayo ngayon ng ano, ng kawayan. Ilalagay ko dun sa ginawa natin na asula. Ginawa ko na asula. Ihaharang ko dun sa paligid dahil ginagawang ano, ginagawang swimming pool ng mga palaka. So, para din meron makapasok ng mga ano, mga hayop, mga insekto, mga dun sa loob ng ano, ng ginawa ko na asulapan. So mamumuha na po tayo ng ano. Kasama nga pala kung ano. And kasama tayong ano, tour guide si Bradley. Maganda pong may naunang aso sa ganitong gubatan para pag may ahas matak na ano dun sa aso tako. Alam lang po ulit sa puno pag nakuha ng kawayan. Nilagyan ko pala ito ng ano, ng nylon paikot. Yung medyo malaki siya na nylon, di ko alam kung anong sukat ng nitong nylon na, pero medyo malaki siya. Paikot ang inilagay ko para yan po ang gagawin kong ano, talian ng nylon, italian nitong ano, nitong kulambo.
Yun lang kasi ang available dito na ano pwedeng gawin. Yun lang naisip ko na ano na pwedeng gawin na talian ng kulambo. Pero kung may iba kayong pwedeng gamitin na pagtatalian ng kulambo, pwede nyo rin gamitin. Ito lang po ay ano lang para binabahagi ko lang na idea kung paano yung pwedeng gamitin na talian ng kulambo. Paikot po yan. Nilagay ko yan. Okay na, natapos ko na yung itong paglagay ng itong knit dito sa ginawa ko na asulapan. Pagpasinggihan nyo na po yung pagkakagawa ko dahil budget meal lang yung gawa ko nyan. Kinuha ko lang yung mga pwedeng ikabit dyan, mga rita-rita so na pwedeng ilagay para. Ang purpose ko lang naman po dyan para di makapasok yung mga palaka. Dahil ginagawang swimming pool yan ng mga palaka. Saka magkakaroon siya ng yung parang suka. Itong ganito po, nagkakaroon siya lagi niyan. Halos araw-araw ako nagtatanggal ng ganyan. Gawa yan ng palaka. Siya, di ko po sure pero parang siya yata yung nagiging itlog ng palaka. Nagiging siya palaka din. Yan lang po ang pinaka purpose ko dyan sa ginawa kong kaya nilagyan ko siya ng knit. Pero kung sa inyo po, kung may budget kayo na malaki-laki, pwede ninyong bilhan ng knit talaga na isang paikot talaga kung malaki ang budget ninyo. Ang gawa ko lang dito ay ito, mga nilagyan ko lang siya dito ng pintakip ng grip na sira, tapos yung mga di nagagamit na plywood. Tapos ito, yung salamin ng sasakyan, ginawa kong parang windshield para tuloy na siya. Para na siyang may windshield, para siyang bus. Style bus, nagkaroon siya ng windshield. Ito! So kung sa lugar ninyo ay mainit na kumbaga sa talagang direktang tinatamaan ng araw yung asula, dapat dito sa ibabaw, lagyan nyo yan ng knit na yung makapal para hindi direktang tatama yung sikat ng araw dun sa asula. Kasi pag mainit na masyado at direktang tumatama dun sa asula yung init ng araw, mabagal siyang lumaki. Nagkakaroon ng epekto dun sa paglaki saka sa pagdami ng asula. Pero dito po sa lugar ko, medyo malilim dito. Marami kasing puno dito. Kaya di ko na siya nilagyan sa ibabaw. Si babaw ng net. Ayos man dito, hindi dito tinatamaan ng hindi dito masyadong nainit na masyado dito sa pisto ko, kaya hindi ko na nilagyan sa ibabaw. Sa pag-aalaga pala nitong asula, ang kailangan nyo lang mayroon siyang pataba sa ilalim, doon sa ilalim ng tubig. Malalaman nyo na kulang siya sa pataba, sa mga organic na organic po ang nilalagay kong pataba dito. Hindi ako gumagamit ng mga nabibili na mga pataba. Mga organic ang nilalagay ko. Ang nakalagay dito, poops ng rabbit saka poops ng garabaw, yung yung bulok na siya para gamiting pataba dito. Mapapansin nyo po siya na kulang sa pataba itong asula. Pag kulay dilaw, pag naninilaw na yung kulay ng asula, mapapansin nyo siya, kulang siya sa abon. Pataba. Pero dito sa itong gawa ko na asula, yan, green na green siya. Healthy. Siya sa pataba. Mapapansin nyo po yan, naninilaw pag kulang siya sa abon. Saka mabagal lumaki. Yun lang po ang pinaka sa pag-aalaga nitong asula. Saka kailangan may ganito siya, lagyan nyo ng ganito para iwas sa palaka. Dahil favorite ng palaka, ginagawa siyang langoy ng palaka. Pag inanuhan ng palaka, nagkakaroon siya ng parang suka.
Kaya tayo yung nagiging ano, nagiging palaka din. Tapos siguro sa paglagay ng nung abono na organic. Hindi ko pa ito natatry kung ano kung, pero siguro kahit once a month pwede ninyong lagyan ng udo, mga udo ng rabbit, yung poops, poops ng rabbit, poops ng karabaw, yung mga pwede yung mga nabubulok na dahon, pwede yung gamitin dito sa, huwag nyo lang gamitan ng ano, ng yung mga nabibiling pataba sa. Ito na po yung, ito na yung kinalabasan yan sa pagkakagawa ko, budget meal, low cost budget. Ayan, mga sirang kulambo, mga rita-ritaso. Kaya yung iba dyan, hiningi ko lang.